Panty sisters about pa. Ano? It's about sisterhood. Oh, ayan, sino ba? And panties. A lot of them. Hindi, ang panty sisters tungkol sa story ng isang unconventional family, tungkol sa isang tatay na gusto niyang ipasa yung yaman niya dun sa anak niya na makapagbigay sa kanya ng apo. Problema, lahat kami, girls. Yeah. Yung movie tungkol sa mga kagagahan ng mga sisters, nung tatlong sisters. And yun sa kagagahan nila, yung mga kaganapan sa buhay nila. Of course, merong lesson, merong kang take away ganun. Pero not naman in your face na ano, kasi ano siya, masayang movie ganun. Nung binabasa ko yung script, nai-imagine ko nang binabanggit ni Pao yung mga linya niya. Kasi nakatrabaho ko sa Die Beautiful. So parang naglalaro na din yung isip ko. We're so pale na kasi, Lou. Tataas ni Maui ang t-shirt niya, may paabs. Ipapakita rin ni Barry at Robin ang mga dibdib nila. Halos lumuha ang mga mata ni Gabby sa maikita. Eh, dapat sinabi niyo agad. Gusto niyo kami ito eh. Hindi ka na, mag-overnight na tayo sa beach. We are so pale na. Look! Ganun pala eh, di sana sinabi niya sa amin agad. Para nakabili kami ng mga trunks, mga swimsuit. What made you say yes to the role? Ay, of course, direct June and everyone. Kasi nakatrabaho na sila sa Die Beautiful and I know na yung mga script nila, yung mga movies na ginagawa nila is yung pasok sa ano ko, yung kasi maati ako. Pasok sa alin mo? Pasok sa? Nagkalaklaro natin. Hindi, sa taste. Okay na. Ako, ganun din, same. Ako dahil sa idea first, ganun yung tiwala ko kay na Direct June and kay Direct June at saka kay Direct Percy. And ayun, nandun yung tiwala. Tsaka may puso yung pelikula, lagi. Lahat ng mga movies na napanood ko na sila ang gumawa, mapa-comedy, mapa-drama, laging andun yung kaluluwa nila, kumbaga. Why is it important that LGBTQ-themed films be made? As in, right now, as in this day and age, why is it important? I think this is our way to raise awareness kung ano yung mga pinaglalaban ng LGBT community. Ako ay ma-proud ally. Sa ganito kong paraan na ipagtatanggol, kumbaga, yung komunidad. Kasi personally, I owe it so much sa kanila. If not because of Die Beautiful, wala ako dito ngayon. Grabe, nung ka lang pala naging ally. To tell you honestly, oh, no, sa Die Beautiful, eye-opener siya sa akin. Wala, charing. Yung mga ganito kasing films, yung nagiging instrument para mamulat yung mga tao. Kasi dapat sa panahon ngayon, ang tawag dito, nagiging bukas na yung isipan natin about gender equality. So kailangan respetuhin natin yung isa't isa. Oh, edi, dami nyo na sinabi. Nag-iisip siya, kaya siya nakagano'n. Edi, dami nyo na sinabi. Edi, actually, hindi lang naman ngayon itong film na to yung parang revolutionary na ito talaga yung mag-open, eye-opener, lalalala. Diyos ko, napakadami ng movies about LGBTQ na tungkol sa mga kahirapan ng nangyayari, lalala, sa acceptance, lalalala. I mean, parang feeling ko kasi yung movie natin yung masaya lang dapat, ganun. I mean, lahat naman ng movies may mga lesson, ganun. Oo. So, sana yung point ko. Paano nyo na-internalize yung roles? Ay, napakahirap. Actually, nagpunta pa ka sa Harvard para mag-internalize.
Tapos ang Harvard, pumunta na Hogwarts. Hindi, tumingin lang ako sa salamin, tapos yun na. Inisip ko yung mga past experiences namin na nagsushooting ng Die Beautiful. Inisip ko rin yung past experiences namin na as lovers, charing. Joke! sa Born Beautiful. So, parang ganun. Ako naman, as Daniel Panty kasi. Si Daniel, medyo K-pop girl. Yung kapatid ko rin kasi bunso, so ano siya eh, K-pop siya. So, napaturo ako sa yung mga gesture, ganyan. Eto, nag-immersion. tawag nito. Ako, mapagmahal kasi talaga ako sa mga kapatid. Tapos tawag nito, wala naman tinatanong kung mapagmahal ito sa kapatid ninyo. Diba, paano nga in-internalize, diba? Oo. Tapos, makapamilya din ako. So, parang pinaralel ko. So, kami makapuso? Oo. Walang ganun, ha? Ayun. Pinaralel ko lang kung paano si Samuel Panty, kung ano ko, nag-beat naman ako eh. Training. Training kami sa fight scene. Pero in-edges. Fight scene. Pero yung rapport kasi, kusa siyang nabuo eh. Hindi siya winner trap. Do you guys personally know like martial arts or self-defense? I know Chinese garter. Ano yung biggest challenge shooting this film? Yung, for me, yung matapos yung eksena, pigil yung tawa mo. Ito kasi, ang dami niyang mga, kada take, iba-iba yung mga binibigay niya. Huwag kang sisisi. So, ang hirap lagi, minsan, ako bungis-gis pa naman ako, ang hirap tumigil yung tawa ko. So, ayun yung challenge. Ano po, happy home? Ano maraming sa nanay? Hoy, baklang MC ha? Ikaw match. Baklang MC ha? Ako, ano, yung... ang daming kinakabit sa katawan. Ganyan, yung mga corset, lalala. Tapos nag-volleyball pa kami. Oh, very good. So, nung pagbuklat ko ng corset ko kagabi, wow, may bulok. Seryoso kasi. Bulok talaga. Same, ako yung ganun, yung physical part. Lalo yung pawis. Eh, ako pa naman dito yung may bangs. So, maya, pagbuklat mo ng bangs. Pawis. Pawis talaga. Tapos syempre may fight scene, may volleyball habang full glam. So, ayun. Ang takeaway for me ng movie namin na ito, ang acceptance, unang itinuturo yan ng mga magulang. Ano ba yung sa akin? Be who you are. Wow, English. Kung ano ka, de, yun ka. Be true to yourself. Ako kinuha mo yun sa akin. Oh, sige. I-replace mo na. Be honest lang. Be industry. Hi, Sheep Mate! Hello! Naka-subscribe na ba kayo sa Black Sheep YouTube channel? Kung hindi pa, mag-avail na. Be the first to see what we have in store by clicking the bell. About that.